To God be the glory. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Isang magandang gabi po ng Friday, lalo't higit sa pangalan po ng ating Panginoon. Of course, first and foremost, pinapasalamatan ko po ang Panginoon sa pagbibigay niya sa akin ng opportunity na gamitin po sa gabing ito dito po sa platform, mga kapatid, ng The Pure Gospel to the Whole World. Salamat sa kanyang pahintulot at sana po'y gamitin ako ng Panginoon ayon sa kanyang kagustuhan at ayon sa kanyang kalooban. So sa gabing ito, ako po ay nagpapasalamat sa bumubuo po ng platform na ito, The Pure Gospel to the Whole World. Amen sa pangunguna po at advisory. Amen ang atin pong District Presbyter, Pastor Larry Reyes. Salamat, Pastor, sa pagpahintulot niyo po sa akin na magamit po ng Panginoon sa inyo pong platform. At higit sa lahat, ganun din ang ating mga kasamang mga kamanggagawan sa ubasan ng Panginoon. Amen kay Pastor Ziganay, no? Salamat, Pastor Darlson, dahil naalala ko na 3 months ago na ikaw ay nakipag-communicate sa akin para bigyan ako ng schedule dito sa atin pong platform. At salamat sa Panginoon. At ito na nga po, praise God, nagsasalita na po ang inyong lingkod. Salamat po sa napakagandang invitation. At akin din pong pinapasalamatan ang lahat po ng iba pang mga pastor na kilala ko na kasama pong bumubuo po ng programa na ito. Amen. Ang live streaming po ng salita ng Panginoon kay Pastor Aldwin Gumba. Salamat, Pastor Aldwin. Praise God. At ganun din kay Evangelist Lorena. Amen. Salamat po sa pagpapahintulot niyo po sa akin. Amen. At ganun din, of course, di natin makalimutan si Pastor Dave Kutsar. Ayan, purihin ang Panginoon. Salamat din pala, sir, sa pag-invite mo rin sa akin sa iyong platform noon. Hallelujah. Praise God. Tandang-tanda ko pa ang lahat. Hallelujah. Purihin ang Diyos. At hindi ko man mabanggit yung iba pa, mga kapatid, na bumubuo ng staff po ng atin pong program ito, The Pure Gospel to the Whole World. Amen. Ako po'y nagpapasalamat po sa inyong lahat. At isang napakagandang privilege na ako ay gagamitin ng Panginoon sa gabing ito. At dalangin ko na naway marami pong pagpapalain ang Diyos sa Ebanghelyo ng Panginoon na atin pong maririnig. Purihin ang ating Panginoon. So, gusto ko pong ipatotoo sana o sabihin pa kung ano po ang nangyayari sa Hong Kong dito po sa amin kinaroroonan ngayon. Pero alam ko naman na updated po kayo dahil napakabilis po ang balita. Amen. Ang pinakamaganda lamang, mga kapatid, ay bumalik na po kami sa 100% attendance. Amen. Last week ito nangyari, mga kapatid. At noon, 20%. Hanggang 50%, naging 80%, and now we have now 100% attendance. To God be the glory. At salamat sa Panginoon. At nakabalik na rin po ang ibang mga kapatiran na taon po ang nakaraan na hindi sila nakarating sa gawain ng Panginoon dahil po hindi pinapayagan ng kanilang employers. Amen, na lumabas at umatin sa gawain ng Panginoon. Kasi may mga employers dito sa Hong Kong na talagang masyadong stricto. Amen. At iniingatan din po nila ang kanilang pamilya na hindi mahawaan po ng virus na yan. But thank God for the glory of God that back to normal na po ang gawain po dito sa Hong Kong. At aming dalangin na patuloy din po, amen, na mangyari na ito at ganun din sa bansang Pilipinas. Praise God, matapos na itong pandemic na ito. Purihin ang Panginoon. So, bago ang lahat, bago po ako mangaral ng salita ng Diyos, amen. Ayoko pong pangahasan ang pangangaral o pagtuturo ng kanyang salita kung wala po ang kanyang basbas, wala po ang kanyang gabay, especially his anointing, amen, na siyang kumilos sa ating mga buhay sa gabing ito. So before we go on, I would like to invite you to please join with me in a word of prayer and we will ask, amen, the wisdom and knowledge of the Lord, especially His anointing, amen, to envelop us, amen, to move in our life tonight. Father, in the name of Jesus Christ,
Thank you so much for this privilege that you have given to me. I'm praying, God, that use me one more time, Lord, to be your vessel as your mouthpiece, O God, of your word. And I pray, Father, that release the power of your word and speak to each and every one of us, especially our viewers tonight, Lord. Oh, hallelujah. Sa labas po, Panginoon, ng platform na ito, marami pong mga kapatiran, maraming kaluluwa, Panginoon, ang naka-view ngayon, hallelujah, naka-tune in sa kanilang FB page, O God, upang pakinggan, manood, hallelujah, at makinig sa mensahe mo, Panginoon, sa gabing ito. Dalangin ko, Lord, ang anointing mo, amen, sa bawat isang makikinig, Panginoon, at manunood, Ama, sa pangangaral ng iyong mga salita. Inihiling ko rin ang double portion ng iyong spirito that you will envelope me, inspired my lips, O God, to speak to your people, God, tonight. We're expecting something from you, Jesus. There will be a phenomenon moving of your spirit to each and every one of us, Father. I pray, Lord, the divine rima, O God, of your word in between the line. I pray, God, that release the power of your word. There will be salvation tonight. There will be an outpouring of your spirit, Lord. There will be deliverance to all sickness or illness that your people suffered, Lord. I pray, God, hallelujah, your divine miraculous touch, Lord, to each and every one of us. Father, I bring back to you the glory, thanksgiving, and honor. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Shall we give a hand clap of worship for the glory of the Lord? Hallelujah. To God be the glory. To God be the glory. Amen. So sa gabing ito, mga kapatid, gusto ko pong basahin muna ang foundation ng atin pong mensahe o subject na akin pong dadalhin sa gabing ito. Well, I would like to bring to you the title of my subject tonight in his title, The Definition of the Gospel. Mahalaga, mga kapatid, na maintindihan po natin kung ano ang pakahulugan talaga ng Ebanghelyo. No, naririnig natin, yung gospel, yung Ebanghelyo ng Panginoon. Pero kailangan nating maintindihan ano ba ang contents, mga kapatid, ng Ebanghelyo. Praise God. That's what the definition of the gospel. At manapa ang Diyos ay tulungan po akong ma-interpret nito, mabigyan po ng meaning, amen, sa tulong at gabay po ng kanyang espiritu, ang kahulugan po ng tinatawag na Ebanghelyo. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. So, if you have your Bible with you, I try my best na i-show up po sa ating screen, amen, ang mga talata na akin pong babasahin sa gabing ito. Praise God. In 1 Corinthians, amen. Ayan, mga kapatid, mabasa po natin sa ating screen. 1 Corinthians chapter 15, at babasa po tayo ng 8 talata para maintindihan po natin kung ano po yung binabalangkas ni Apostol Pablo tungkol po sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Okay, praise God. So are you ready now? Praise God. At basahin po natin sa wikang English, mga kapatid, ang atin pong talata. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel. Everybody say gospel. Yan. Which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. And in verse 2, the Bible said, by which also ye are saved. Take note. Yung gospel, yung ebanghelyo na ipinapaalala, mga kapatid, ni Pablo sa atin ay isang magandang balitang ipinangaral niya sa atin, mga kapatid. Yan ay magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong mga pananampalataya. Yun po ang sabi ni Pablo sa verse 1. At sa verse 2, sabi niya, by which also ye are saved. Naligtas kayo sa pamamagitan nito. Hallelujah. So I believe that there's power in the gospel of the Lord Jesus Christ. If you keep in memory, mere condition, mga kapatid, bagamat narinig po natin ito, pero kailangan, mga kapatid, na ito'y tumatak sa ating mga puso, kailangan manatili sa ating mga puso, ma-inculcate sa ating mga buhay ang ebanghelyo na ito na atin pong narinig. Because the Bible said, if you keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed
in vain. Maliban na lang, mga kapatid, sinabi ng Bible na hindi nyo bigyan ng kabuluhan ang inyong mga narinig. So magiging effective lang, mga kapatid, ang ebanghelyo, hallelujah, ng salita ng ating Panginoon at magdadala sa atin ng kaligtasan kung ito'y bigyan po natin ng kahalagaan at tayo po ay sumampalataya. Yan po ang sinabi po ng verse 2. And in verse 3, amen, gusto ko pong isa-isahin kasi para maintindihan natin dahil po ang paksa, amen, ang subject na aking ituturo o ipapangaral sa gabing ito, it is about the definition of the gospel. Hallelujah. Okay, sa verse 3, ang sabi ng Bible, "For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scripture." Praise God. Tulad ng sinasabi ng kasulatan. Praise God. Salamat sa Panginoon dahil ang pinapangaral po natin dito ay dalisay, pure. Amen. Genuine nga, mga kapatid, kaya tinawag pong the pure gospel to the whole world. So salamat sa Panginoon sa lahat po ng mga nagturo na, nag-preach dito sa atin pong platform na ito. Hindi po namin pinulot ito kung saan-saang kanto, saan-saang kalye, mga kapatid, ang aming tinuturo. Bagkos, mga kapatid, ito po ay aming hinuhugot. Ayan, mga kapatid, yung salitang ginagamit ang lalim ng hugot ninyo. Hallelujah. Ito'y aming hinuhugot, mga kapatid, according to the scripture. Praise God. Hallelujah. Hindi po namin ito kung saan-saan lamang kinukuha, mga kapatid, at pinapatunayan ngayon ng salita ng Panginoon that the scripture, amen, the teaching, the word that I preach to you, amen, teach to you, amen, is always came from the scripture and according to the scriptures. To God be the glory. Hallelujah. And I would like to continue in our reading. Here we go. In verse 4, the Bible said, "And that he was buried, and that he rose again the third day according to the scripture." Take note, according to the scripture. So mga kapatid, dalawang beses na ginastify ng Bible. Hallelujah, ng ating tinuturo ay ayon sa sinasabi po ng kasulatan. Amen. Hallelujah. So, verse 5, here we go. Tignan po natin ang verse 5 kung anong sinasabi ng Bible. "And that he was seen of Cephas, then of the 12. Wow! Nagpakita din ang Panginoon, mga kapatid, kay Pedro o kay Cephas. Amen. Cephas kasi isang pangalan niya, Peter. At sa kasalabing dalawa, purihin ang ating Panginoon. So, ang Panginoon, after his resurrection, amen, he was show up at nakita po, mga kapatid, ni Cephas, then kasama po ang 12 mga apostoles. And in verse 6, the Bible said, hallelujah, after that, pagkatapos na makita po ni Cephas at yung 12, mga kapatid, ang Panginoon, nakita po nila. Pagkatapos, mga kapatid, nagpakita siya. Amen. After that, he was seen of above 500 brethren at once. Grabe, no? Mga higit 500 mga kapatid sa Panginoon na nagkakatipon. Nagpakita po ang ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. "Of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep." So yung mga pinagpakitaan niya noon, mga kapatid, amen, ang iba'y nangamatay na, pero ang iba naman ay nananatili pang buhay ngayon. Alright. And verse 7, praise God, hallelujah. "After that," pagkatapos, mga kapatid, ang sabi ng Bible, pagkatapos niya nagpakita doon po sa 500 na mga kapatiran, nagpakita din siya, mga kapatid, kay James. "After that, he was seen of James, then of all the apostles." Kasama po ang lahat ng mga apostles na tinawag po ng ating Panginoon. At ito ang pinakamaganda rito, mga kapatid, hindi po nahuli ang lahat. Praise God. Humabol po si Apostol Pablo. Praise God, kasi ang daming pinagpakitaan ng Panginoon after his resurrection, pero salamat sa Panginoon, meron pong napakagandang opportunity na experience ni Paul, mga kapatid, dito. Amen. In verse 8, "And last of all,"
Amen. Sa kahuli-hulian, nagpakita rin siya sa akin. Ang sabi po ni Paul, amen. He was seen of me also as of one born out of due time. Amen. Kahit na ako'y tulad ng isang batang pinanganak na wala sa panahon. Amen. Wala pa sa tamang buwan. Salamat sa Panginoon. Hindi po nahuhuli ang Diyos. Amen. Bagamat nahuli po ang pagpapakita niya kay Paul, pero ang Diyos ay laging on time. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Pwede ba nating bigyan ng papuri ang Diyos? Amen. Sa napakagandang scripture na binigay sa atin ng Panginoon sa gabing ito, sa amin pong mga viewers, salamat sa inyo pong pagantabay. Salamat, mga kapatid. At here we go. Just fasten our seatbelt. Praise God as I teach to you tonight about the definition of the gospel. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Okay. I believe with all my heart, amen, that the God whom we serve is a powerful God. He is real. Amen. Totoo siya, mga kapatid. Actually, nararamdaman natin siya sa gabing ito. Nandito po ang kanyang spirit, mga kapatid, na kumikilos sa ating mga buhay. Dahil siya po ang sentro, siya ang dahilan kung bakit tayo nagkakatipon, kung bakit meron po tayong ganitong platform. Because it is one reason, amen, it's all about the Lord Jesus Christ. Amen. Siya ang ating pinag-uusapan. Siya ang atin pong sentro ng ating topic, mga kapatid. Kaya I believe the presence of God is in our midst tonight. Hallelujah. The definition of the gospel. I am amazed how many people believe and or try to convince their children to believe that bunnies lay eggs. No? Maraming mga magulang, mga kapatid, na kanila pong in-educate ang kanilang mga anak at kanilang kinonvince ang kanilang mga anak at paniwalaan na ang bunnies, mga kapatid, yung bunnies ba na napapanood po natin sa TV, sa YouTube, mga kapatid, that they can lay eggs but cannot come to grips that a man by the name of the Lord Jesus Christ that died and rose again from the grave. Hindi man lang sumagi, mga kapatid, sa kanilang kaisipan na kanila pong i-educate dapat na merong isang tao, amen, merong isang Diyos na nagkatawang tao, amen, namatay sa ating kasalanan, and after 3 days from the grave, siya po ay nabuhay na maguli. Purihin ang Panginoon. At mas lalo po nilang ini-inject sa kaisipan ng mga musmus na mga kabataan ang ganitong istorya, ang mga fairy tale na kanilang napapanood, mga kapatid, sa kanilang FB account, sa YouTube, kung saan man nila ito napapanood, mga kapatid. But nowhere in history, church, has anyone been able to prove that eggs comes from rabbits anymore, right? Then they have proven that there is a fat, there is a red-souted man birded who lives in the North Pole and travel around the world in one night in the sleigh or in a sleigh. Amen. Pulled by reindeer and gives presents to every good little boy, every good little girl. Hallelujah. Ito po ang mas lalo po nilang ini-inject sa kaisipan ng mga kabataan o ang mga bata ngayon, mga kapatid. Yes, I believe, church, that Santa Claus was not real. Purihin ang Panginoon. But don't you know, since na ako'y naging bata noon, mga kapatid, as a child before, I remember that there's an old man were always bad and meant to me. But yet, they got toys every year for Christmas. Amen? And sabi nila, yung Santa Claus na kanilang sinasabi, kanilang pinopromote sa kanilang mga anak, mga kapatid, nagbibigay ito ng presents sa mga good girl, sa mga good boys, mga kapatid. Pero sa aking palagay noong ako'y kabataan, kung ito'y totoo, mga kapatid, yun ngang sinabi ko, merong mga matatanda sa akin na kapatuloy, binubuli ako noon, mga kapatid, they are all bad and meant to me.
But yet, they got toys every year for Christmas. So meaning to say, amen, that Santa Claus is not real. Hallelujah. But there is a proof, not only in the Bible, but also it has been proven through the artifacts, through the research and scientific facts, that Jesus Christ, hallelujah, and His Word is true and factual. To God be the glory. Hindi natin ito mapapasinungalingan, mga kapatid. God is real. Amen. Not only has history provided answer about His resurrection, church, but also there is a host of people, amen, sitting here tonight, hallelujah, watching there, hallelujah, in this platform, amen, who have experienced, who have felt the power of God, kung paano sila binago ng Panginoong Hesukristo, the time na sila'y sumuko sa kanyang kapangyarihan, mga kapatid, hallelujah, at ang Panginoon, mga kapatid, ay tumahan sa kanilang buhay. Nagpapatunay na ang Diyos ay buhay at ang Santa Claus, amen, ay hindi totoo, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi nila, Santa Claus is coming to town. That's not really true. But there is a true church. Jesus Christ, amen, is coming to town. Darating siya sa ayaw at sa gusto natin. Purihin ang ating Panginoon. So tonight, I am not here today to try and convince you that there was Jesus, that He died and rose again. Because if our world will believe in a bunny who lay eggs and a fat man who flies in a sleigh, I do not need to prove there was and is a Jesus Christ. Hallelujah. But what I do want to do is to declare unto you that regardless of your belief in Him, the fact is, Jesus is alive. Jesus is real. Jesus is well. Hallelujah. Totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hindi po siya fairy tale, mga kapatid. He is not some figment for imagination. Hallelujah. A cute fairy tale story, my friend, or just some great teacher of the past. But He is real. He is powerful. He is working among us. Even now, hallelujah, when you learn to come to Him and submit yourself to the Lord, asking forgiveness to Him, He is willing and able to forgive us. Because, hallelujah, yung kanyang pag-ibig ay hindi natin kayang mapathom, hindi natin kayang masukat. He is willing always to forgive us despite of many mistakes and flaws that we have done in our life. God is still willing to forgive us. To God be the glory. Hallelujah. From the beginning of the Word of God, the time of the cross of Calvary, in the middle of the Word of God, everything points to His death. Everything points to His burial and resurrection. And thank God for the things happen in our life, church. Because everything from His resurrection to the revelation points us to salvation, church. Through His resurrection and what will become of us if we do or do not receive the gospel, which is the death, which is the burial, and the resurrection of our Lord Jesus Christ. Come on, shall we give a hand clap of worship for the glory of the Lord? Hallelujah. Praise God. Because I believe 100% that He was born in an obscure village. Hallelujah. At yan ang dahilan, mga kapatid, na ang mundo ay kanila pong pinaghahandaan na naman ang ganitong celebration. Amen. That every December, mga kapatid, doon lang dumarating ang totoong kagalakan, mga kapatid, ng mga tao dahil po sa kanilang pag-celebrate sa kapanganakan ng ating Panginoon. Which totoo naman, mga kapatid, na ang Panginoon ay ipinanganak. Pero kung titignan natin ang Bible, hindi talaga eksaktong December ang kanyang date ng kanyang kapanganakan, December 25. But He was born in an obscure village, the child of a peasant woman. He grew up in another obscure village
where he worked in a carpenter shop until he was 30 years old. Then for the 3 years, he was an itinerant preacher during his time. Purihin ang Panginoon. He never had a family or owned a home. Yan po ang kalagayan ng ating Panginoon when he came in a human flesh. He never set foot inside a big city. He never traveled 200 miles from the place he was born. He never wrote a book or held an office during his time. He did none of things that usually accompany greatness in his time. While he was still young man, amen, the tide of popular opinion turned against him. His friends deserted him. He was turned over to his enemies and went through the mockery of a trial. Yan po ang kanyang tinanggap. Pero tandaan po natin, naka-mindset ang kanyang isip. Amen. Kahit napakaraming mockery, napakaraming trial ang kanyang dinanas, pero naka-mindset sa kanyang puso na may isang katulad mo at katulad ko na tatanggap ng kaligtasan dahil po sa kanyang pagtitiis, mga kapatid. He was nailed to a cross between the two thieves. Hallelujah. While he was dying, his executioners gambled for the only piece of property that he had. Amen. We're talking about his coat, yung pong kanyang balabal. But when he died, church, he was taken down and laid in a borrowed grave. Talagang ipinakita ng Panginoon, mga kapag Jesus, ang kanyang ginawa sa isang pinakamababang level ng buhay. Amen. 19 centuries have come and gone. And today, he is the central figure for much of the human race. To God be the glory. Hallelujah. And all the armies that have ever marched, and all the navies that have ever sailed, and all the parliaments that ever sat, and all the kings who ever reigned, put together, have not affected the life of mankind upon this earth. Amen. As powerfully as this one solitary life. But the life of Jesus has affected the world in ways that are far too numerous to even fully comprehend. Hallelujah! Itong dumating na Kristo sa ating buhay, bagamat napakababa ang level ng kanyang buhay nung siya'y dumating, pero nagbigay ng napakalaking impact sa buhay ng sangkatauhan, mga kapatid. At salamat sa impact na yan, kasama ka at ako, mga kapatid, na naambunan ng kanyang biyaya. At salamat sa pagliligtas ng Diyos sa ating mga kaluluwa. And thank God for the salvation. Thank God for the gospel that we have heard in our life. To God be the glory. Because His life, remember, changed the whole world. Yung buhay ng Panginoon na dumating dito sa mundong ito, amen, nung siya'y nagkatawang tao, ang siyang nagbago, mga kapatid, kung ano po ang sitwasyon ng buong mundo. Amen. Regardless of what anyone may personally think, believe about Him, church. Because Jesus of Nazareth has been the dominant figure in the history of the Western culture for almost 20 centuries. Salamat, mga kapatid. Hallelujah. Bagamat nagsimula, mga kapatid, sa pinakamababang antas at level ng buhay, pero mga kapatid, yung impact ng kanyang buhay ay naapektuhan ang buong sangkatauhan. Hallelujah. That's why if it were possible with some sort of a super magnet to pull up out the history that every scrap of metal bearing at least a trace of His name, how much would be left? Amen. That's what the powerful name of the Lord Jesus Christ. Praise God. Malakas, malaki, mga kapatid. Very powerful ang kanyang impact sa buhay po ng tao. Bigyan lang po natin siya ng pagkakataon.
Bigyan lang po natin siya ng chance na paglingkuran, mga kapatid. Oh, hallelujah! Babaguhin ng Diyos ang buong buong pagkatao from head to foot. Kaya niyang baguhin. Hallelujah! May mga pagkakataon noon, mga kapatid, na ang dami nating New Year's resolution, ang dami nating mga promises, pero hindi tayo nabago. Every year, gumagawa tayo ng ating formal team nung tayo po'y nag-aaral, mga kapatid, at nilalagay po natin doon ang ating New Year's resolution. But yet, there's no such changes in our life. But when Jesus came in our life, woo! Praise God! There is 100% turning point. Amen! From darkness into His marvelous light. What a powerful name of Jesus. What a powerful gospel of the Lord Jesus Christ that has the power to change our life. Purihin ang ating Panginoon. Can we give a hand clap of worship one more time for the glory of God? Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Well, I have only 45 minutes to speak in this platform tonight. Amen. Hallelujah. I think I'm not going to finish all my points tonight. Amen. But I keep continue. Amen. So that we might understand what I'm talking about tonight in this live streaming. Praise the Lord. There is a book. Amen. Praise God. From Jaroslav Pelikan. It says, praise God, that book is entitled Jesus Through the Centuries by Jaroslav Pelikan. And it says in the book, it is from his birth, sabi po ng libro, that most of the human race dates its calendar. It is by his name that million curse, you see, ang sabi ng book, mga kapatid, sa kanyang pangalan, mga kapatid, maraming galit sa kanya. Amen. And in his name also, that millions, not only millions, billions now are prey. Purihin ang Panginoon. Kung may mga millions, mga kapatid, na galit sa pangalan na yan, meron namang billions na nananalangin sa pangalan na yan. Purihin ang Panginoon. Dahil sa pangalan na yan, mga kapatid, it can change your whole being. Hallelujah. I remember church in the book of Genesis. Amen. The first book of the Bible. The book of Genesis. Jesus shows up as sin is birthed into a perfect world. Right. Tama po yun, mga kapatid. Because in Genesis chapter 3, verse 15, praise God, it is in our screen. I would like to read it to you. The Bible said, "And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel." Now, in this first book, amen, of the Bible, in the book of Genesis, it shows up as sin is birthed into a perfect world. Hallelujah. So if you imagine, in Exodus chapter 15, it tells the story of God's people who escaped the bondage of Egypt, which was a type of sin. Amen. Ang Egypt po ay nagsisimbolo, mga kapatid, at nagmamark po na ito po ay uri po ng kasalanan. It's a type of sin. And they came to the Red Sea and their past. Pumunta sila sa Red Sea at sila po ay dumaan po doon. But the Egyptian army was pursuing them to take them back to Egypt as a slave. Alam po natin yan, mga kapatid, na binawi po ni Pero ang kanyang binitawang pinayagan po sila na alis na sa Egypt, pero ang kaaway ay nag-take over ulit, amen, at pinapabalik niya ang lahat po ng Israelite na pinalabas po nila sa Egypt. And don't you know what happened? We know about the story that God parted the Red Sea and they walked across on the dry ground to the other side. That's what God so powerful whom we serve. So the Red Sea was a type of Christ's burial in our baptism. Amen. Why? Because the enemy drowned in the Red Sea when they were about to capture God's people. Lahat po ng kaaway ng Israel,
Lahat po mga kapatid ng humabol, mga kapatid sa Israelites, lahat po ay nalunod po sa Red Sea. And this is the figure when they were about to capture God's people. When you have been baptized, amen, in Jesus' name for your sins, the blood of Jesus Christ will drown the enemies of your soul. Kaya nga, mga kapatid, ang kahulugan, praise God, ang naglalarawan, mga kapatid, kung paano ang Israelites ay tumawid po sa Red Sea, amen, at ang kanilang mga kaaway ay nalunod dahil ang Diyos ay nag-intervene sa ganitong situation. Ganon din ang ating buhay. When we got buried in water, baptism in the name of Jesus Christ, ang sabi ng Bible, lahat po ng ating kasalanan ay mapapatawad at ang dugo ng ating Panginoon ang siyang lulunod sa lahat ng uri ng kasalanan sa ating mga kaluluwa. Because there's power in the name of Jesus Christ. There's power in water baptism and there's power of the blood of Jesus Christ of Nazareth. To God be the glory. Purihin ang ating Panginoon. Come on, sambahin natin ang Diyos, mga kapatid. I feel the Spirit, amen, in this office right now. Hallelujah, in my studio right now. To God be the glory. Purihin ang Diyos. So as I continue this topic tonight, praise God, if you would mind, can we read it in 1 Corinthians chapter 10? No, reading from verse 1 to 3. The Bible said, "Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant," the Bible said, "how that all our fathers were under the cloud," take note, "and all passed through the sea," okay, lahat ng dumaan po sa dagat na pula, "and were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea." You see? Ang sabi po, mga kapatid ng Bible, lahat ng dumaan, amen, doon sa Red Sea, ay nabautismohan sila sa pamamagitan kay Moses at ang ulap, mga kapatid, nung sila po ay tumawid po sa dagat na pula. Now, in verse 3, the Bible said, okay, just wait at gusto kong i-show up ito. "And we're all baptized unto Moses," okay, andun na po mga kapatid, "and the cloud and the reds and in the sea, and did all eat the same spiritual meat." Purihin ang Panginoon. To God be the glory. "And that spiritual meat, no other than the Lord Jesus Christ, because He is the bread of life. Just as water saved Noah also," amen, "and his family, as they floated in the ark, so does water save us today by being baptized with water in the name of Jesus Christ." Purihin ang Panginoon. May mga ibang pananampalataya. Ang sabi nila, ang bautismo ay hindi naman po daw mahalaga sa kaligtasan. Kaya kanilang pinuprove, mga kapatid, meron ka bang mababasa sa Bible? Amen, na ang bautismo ay magliligtas sa iyong kaluluwa. Purihin ang Panginoon. Ito na nga. Binabasa na po natin at pinapaliwanag, mga kapatid, na ang bautismo ay may kapangyarihan na magpatawad sa ating kasalanan. Simple lang yun, mga kapatid. Dahil walang makasalanan na papasok sa kaharian ng Diyos. We're talking about salvation, church. So we need to get buried in water in His name so that all our sin is going to forgive or forgiven. To God be the glory. Can we go into 1 Peter chapter 3 verse 20 to 21. Praise God, I would like to clear it to you tonight. The Bible said, "Which sometimes were disobedient, when once the long-suffering of God waited in the days of Noah." Here we go. Tinutukoy na ng Bible, mga kapatid, na katulad ng panahon ni Noah, while the ark was preparing, amen, were in few, that is, 8 souls were saved by water. Amen. 8 kaluluwa ang pamilya ni Noah ay naligtas, mga kapatid, sa pamamagitan ng napakalaking baha. Praise God, sinakyan po nila ang arko, mga kapatid, na ginawa po ni Noah. Now, kung ito, mga kapatid, ay inilalarawan, mga kapatid, at ipinipicture sa Old Testament
Ano naman ngayon sa ating panahon, mga kapatid? Praise God. Ang bautismo ba ay effective sa ating mga buhay? Purihin ang Panginoon. Come on, here we go. In verse 21, the Bible said, the like figure. Okay, pag sinabing like figure, mga kapatid, katulad din. Amen, hallelujah. Inilalarawan din, mga kapatid, were unto even baptism that also now save us. Ayan, mga kapatid, isang pagpapatunay sa atin na yung bautismo ay nagligtas o magligtas sa atin. Not putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God by the resurrection of our Lord Jesus Christ. Purihin ang ating Panginoon. Kapatid, kaibigan ko, nagiging effective sa ating buhay ang bautismo, mga kapatid, nung namatay ang ating Panginoon at nabuhay na mag-uli. At salamat sa kanyang pagkabuhay na mag-uli. Kaya, mga kapatid, kung ikaw ay mabautismuhan sa kanyang pangalan, effective yan, mga kapatid. Dahil ang Kristo na namatay, na buhay na mag-uli, mga kapatid, ay nagbigay ng kapangyarihan na ang bautismo ay pwede nang magligtas sa ating kasalanan at magpatawad sa ating kasalanan sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo. To God be the glory. Because in the New Testament also, John the Baptist was preaching baptism of repentance when Jesus showed up in. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. I would like to back up this topic tonight. Amen. Praise God. This is a pure gospel to the whole world, my friend. Praise God. Kaya nga, mga kapatid, hindi natin ito pinulot-pulot ng kung saan, mga kapatid, na mensahe. But it is all about from the scriptures. Praise God. In Matthew chapter 3 verse 13 and 15, Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John to be baptized of him. Hallelujah. Yun po ang purpose ng ating Panginoon, para sundin ang katwiran. Kaya kailangan niyang mabautismuhan din naman. Purihin ang Panginoon. At ang sabi ng 14, but John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee. Amen? And comest thou to me? Purihin ang Panginoon. And in 15, amen, sabi ng 15, and Jesus answering unto him, suffer it to be so now, for thus it become as to fulfill all righteousness. Then he suffered him. Nag-resist si John. Amen, hallelujah, nung sinabi ni Jesus na magpabaptize siya. Hindi siya karapat-dapat na magbautismo sa kanya. Pero ang sabi ni Jesus, mga kapatid, sa 15, sumagot siya, suffer it to be so now. Gawin mo ito sa akin ngayon, dahil gusto kong matupad, mapulfill, sundin ang katwiran. Amen. Ang Panginoong Jesus nga, mga kapatid, mismo na tumupad sa katwiran in a human flesh, sa kanyang kalagayang tao, kailangan niyang tumupad bilang tao sa kanyang kalagayan. Kaya sa po'y nagpabautismo kay John the Baptist. Now, how about sa atin, mga kapatid? Sino ba tayo, mga kapatid, sa mundong ito, praise God, na hindi po tayo tatanggap, mga kapatid, sa Panginoon at mag-decide na magpabautismo sa kanyang pangalan? Purihin ang Panginoon. Tandahan po natin, mga kapatid, Jesus was saying, I want to fulfill what I have come to do. Yan ang gusto niyang ipahatid sa atin, mga kapatid. That is through my death, that is through my burial and resurrection that I'm going to deliver you from your past. Oh, to God be the glory. Amen. Why? Because you are not going to simply be the old person you used to be in your life. Trying to be better. Hindi mo kaya yan na baguhin ang iyong sarili. Kailangan mo talagang sumunod sa sinasabi ng ating Panginoon. Amen? If that has been your experience in the past, I will declare to you that you have not had the real experience. Praise God. Kailangan mo talagang maranasan, mga kapatid, na sumunod sa sinasabi ng Panginoon. You need to get baptized in the name of Jesus Christ. You need to believe in Him that He is, amen, Jesus Christ, the only one true God. Praise God. Was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of the angels. Amen. Preach unto the Gentiles and receive up into glory. Hallelujah. To God be the glory. As I have said while ago,
that this is more than a New Year's resolution. If you're willing, amen, hallelujah, to accept the Lord as your Savior in your life, it is more than an old habit you have been trying to break. Amen. When you accept the Lord, when you have faith in the Lord, when you repent from your sin and get baptized in water, it is more than a New Year's resolution, my friend. Ladies and gentlemen, it is more than an old habit you have been trying to break in your life. It is more than an old house that has been renovated that should have been torn down. Mas mahigit pa doon, mga kapatid, ang gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Instead of trying to remodel an old house, hallelujah, I'm going to flatten it, bury it under the Red Sea, and build a new house, a new creator, amen, sa iyong buhay, creator sa iyong buhay. Purihin ang ating Panginoon. Because everything in history, church, it will always hinge on this one event that Jesus did in the cross of Calvary. Hallelujah. As great as his birth was, it was not as effective as his death. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. To God be the glory. Praise God. Lumampas na po ako sa isang minuto sa 45 minutes na binigay niyo sa akin. But if you would mind, amen, can I have a little more minutes so that I might continue the message of the Lord tonight. Hallelujah. Because I'm inspired, I'm excited. Amen. Hallelujah to give the real definition of the gospel. Praise God. Hallelujah. Don't you know, church? Here we go. The cross was not a pretty way to die. Remember that. It was open, it was exposed, it was bloody, and it was painful. And if that was not enough, Jesus' particular cross was set on a hill overlooking a major road to and fro and commerce of the day. Because his death was not done in a private somewhere where the family and close friends could only attend. No, it was done in the city square, if you please, my friend. Because the cross was the greatest symbol of God's love for humanity. It represents our shame. It represents our failures. It represents our sin in our life, our fears, disgrace, our rejection, our pain, and our ridicule. It represents, amen, what God loves us. Hindi niya inalintana, mga kapatid, ang sakit, ang tortured na nangyari sa kanyang buhay. Lalo na, mga kapatid, na tayo ay makasalanan. Salamat sa pagliligtas ng Panginoon, kapatid, sa gabing ito. If you feel like you are nobody, look at the Calvary and say how much God paid to get you out of your trouble. Tumingin ka sa Kalbaryo, may Kristo na nabayubay sa cross para sa ating buhay. Because if God has not enough power to take the sting out of death and victory out of the grave, then He has the power to break your addiction, to break any bad things that is happening to your life. Amen. Kung sapat ang kapangyarihan ng Diyos, amen, hallelujah, na nag-alis ng sting ng kamatayan, I mean, sa kanyang victory mula po sa grave nung siya'y nabuhay na mag-uli, then He has the power, church, to break every situation, every circumstances, every trial, amen, hallelujah, every pain, illness that we suffered in our life. He can deliver your children from drugs, church. He can provide food for your tables. To God be the glory. He can heal your sick body because He has the power to do everything exceedingly, abundantly above all what we ask and what we think. Oh, to God be the glory. Purihin ang ating Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name.
So as a great as his death was, it was not as great as his burial, my friend. Because his burial allowed him the ability to become something new. Amen. There had to be death in order for there to be life, right? Kailangan merong mamatay para magkaroon po ng buhay. This seems like the corn kernel has to die and be buried before it can produce a corn on a cob. Amen. Kailangan ilaglag mo muna ang butil po ng mais. Amen. Hindi ito magpuproduce ng maraming corn. Amen. Kung hindi po natin ilaglag ito sa pilapil, mga kapatid, ng Panginoon. One kernel produces hundreds more. Amen. But it does not sprout out as one kernel. It comes back in a bigger, better form. The same as in our life. We need to understand that the cross is a type of death. And Jesus said, if we do not take up our cross and follow Him, that we cannot be with Him. There are all kinds of crosses today, my friend. Amen. Not the ones made of wood, not the ones that made of metal and plastic, but ones God gives us to help kill our flesh. For some, it is your job. It may be that you know what you could be and position you think you should be in. Amen. Your boss is fighting you and coworkers doesn't like you. But God knows it's the very thing that the moment to keep your flesh crucified on your knees talking to Him. Hallelujah. Maybe your cross is that you are single also and you have yet to find companions. But in spite of what your flesh wants, you see God working in your life. Your cross at the moment is living without companionship. Amen. I want to assure you tonight, you that married folks did not get away without the cross. For some of them, their cross is sitting right beside them this evening. Everybody thinks you're wonderful except the person you are married to. Everyone applauds you except the person you come home to fight with. Like Paul, you ask, Lord, remove this thorn in my flesh. But God says, my grace is sufficient for you. If your cross is not laying beside you at night, it might be the cross, amen, down the hall in the form of your children who are giving you gifts and trouble. Everything is going good, but your child is breaking your heart. For some, their cross is their parents. They want to live for God, but their parents are drunks who abuse them and keep them from the house of God. But his burial was shocking, church. The one who could heal the sick, the one who could raise the dead, has died himself. Hallelujah. But millions who died before him and millions and been buried because of him. For his resurrection was beyond human ability. No one had ever been resurrected by his or his own power, church. But then again, no one had ever been God in the flesh. And just like your cross I mentioned earlier, Jesus' cross was temporary. Your situation this evening, what it is, has hope. Because there will be a resurrection for those who choose to die out of their flesh in repentance. Be buried with him in baptism and be resurrected through the power of the Holy Ghost. Wala nang iba, mga kapatid, na paraan na tayo po ay ma-release at ma-deliver, mga kapatid, sa napakasamang mundong ito na ating ginagalawan. Hallelujah.
You cannot know Him in the power of His resurrection until you know Him in His suffering. You have to know that Jesus did not bring you to a death and burial to leave you in the grave, my friend. But He wants to finish the work that He has begun in your life. Meron siyang trabaho na kailangan niyang tapusin sa ating buhay. That's what in Philippians 1:6, mga kapatid. Who He began the good works in you, and He is going to fulfill, He is going to finish it until the day of the Lord Jesus Christ. Hindi ka iiwanan ng Diyos na tiwangwang, mga kapatid. Meron siyang pangako sa ating buhay that He will bring into completion, hallelujah, the things that God started in your life. Tatapusin niya ito, mga kapatid. Hallelujah. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, I encourage you. Ang bautismo na itinutukoy ng Bible ay hindi po ito pagsanib ng isang relihiyon para masabi po nating maligtas na tayo. It's not about organization. It's not about our ritual ceremony, amen, that we are saved in our life. It's about our obedience, amen, to execute what the Lord asking for in our life. Purihin ang Panginoon. Ang sabi po ng Acts 2:38, amen, napaka, praise God, napakadaling imemorize ito sa lahat po ng nakamemorize, mga kapatid. Hallelujah. Then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Purihin ang Panginoon. So before I'm going to close this message, the real definition of the gospel, it's all about the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. The death of Jesus Christ is represent our repentance. Turn about. Amen. About is 180 degrees. Talikuran natin ang lahat ng ating kasalanan. Amen. Hallelujah. Kailangang mamatay po ang lahat ng uri ng kasalanan sa ating buhay sa pamamagitan po ng ating pagsisisi. At pagkatapos nating magsisi at mamatay ng kasalanan, mga kapatid, kailangan, mga kapatid, mailibing po tayo sa tubig ng bautismo. Praise God. And that is the burial. Amen. Hallelujah. Praise God of our Lord Jesus Christ. Nung siya po ay namatay, kailangan po siyang ilibing. Ganyan din po ang ating buhay. Amen. Nung tayo namatay sa pamamagitan ng ating pagsisisi at sa ating kasalanan, kailangan din po tayong mailibing sa tubig ng bautismo sa pangalan po ng ating Panginoon. Amen. Kung papaano ang Panginoon na buhay na maguli after 3 days, the same as when we came out from the water, amen, tayo po ay bago ng nilalang. Doon na maging effective, mga kapatid, ang kaligtasan na inaalok ng Panginoon sa ating mga buhay. Wala pong inutos ang Bible, mga kapatid, na ang sekta, ang organization ay magliligtas sa atin. Even our ritual ceremony, even the name of our local churches, even the United Pentecostal Church cannot able to save us, but the God in under this in United Pentecostal Church, yung Diyos na tinatawagan, yung Diyos na sinasamba, hallelujah, sa loob po ng United Pentecostal Church, ang siyang magliligtas sa ating mga kaluluwa. And His name is Jesus Christ. Hallelujah. To God be the glory. So you can bury your past church, your sin, your shame, your embarrassment, or your unhappiness, by repenting of it to God and washing it all away in baptism in the name of Jesus Christ, and then have power through the Holy Ghost to never go back again. To God be the glory. Salamat, Panginoon, sa ganitong pagkakataon. Salamat sa iyong salita, O Diyos, na amin pong napakinggan sa gabing ito. Salamat, Panginoon, God, sa inspiring ng iyong Espiritu. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na amin pong napakinggan sa gabing ito. Lord, hallelujah, before I end up this message tonight,
Sana po mga Panginoon, maraming kaluluwa ang iyong tawagin. Maraming kaluluwa, Panginoon, aleluya, ang mabautismuhan sa iyong pangalan. Maraming kaluluwa, Panginoon, ang lalapit sa iyo at humingi ng pagkakataon muli na babangon mula sa kanilang pagkadapa at magsisimula ulit, Panginoon, na maglingkod sa iyo. Magsimula ulit, Panginoon, na sumunod sa iyo, Panginoon. I pray, God, remember also our prodigals, Lord. Mga kaluluwa na backslide na, Panginoon, aleluya, ibalik mo muli sila sa kanilang paglilingkod. Kung may mga viewers sa gabing ito, Panginoon, na nakikinig at hindi pa siya nabaptized, Panginoon, I pray, O God, speak to their heart. Give them a deeper conviction, God, aleluya, that they might decide, Lord, to accept you and decide, Lord, to get baptized in your name. Father, thank you so much, Lord. We bring back to you the glory, thanksgiving, and honor. In Jesus' name I pray. Everybody say amen and amen. To God be the glory. Purihin ang Diyos. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kapatid. At ibinabalik ko na po ang lahat ng pagkakataon. Amen sa ating pong host na gabing ito. Praise God. To God be the glory. This is Pastor Bobby Librado. I bid you, praise God, farewell in the name of Jesus Christ. Amen and amen.